Hello, ito na naman po si ako. Lemon fruit tayo saglit. Una sa lahat, check ko lang kung narinig nyo ha. Huwag ka narinig nyo. So, kaya lang pa ako napanay ba abot sa kanina. Una po sa lahat ay batiin ko muna po kayo ng magandang hapon, Medeles, magandang gabi sa Pinas, magandang gabi, magandang umaga. So, good day sa lahat ng kapwa natin OFW, migrante sa anumang sulok ng mundo. So kaya naman po tayo na narito ay nagparamdam na naman sa haba na buhok. Hindi ako nagpapagkabit kasi malamig na yun dito. Malamig sa bumbunan. Tapos yung tubig namin kulang sa init, sa timpla ng init. Ayaw i-adjust. Pero pag naumpisa mo naman maligo, parang ayaw mo na rin umalis sa shower. So napasarap sa lamig ng tubig. But masama ang pag naliligo tayo, malamig ang tubig, huwag po natin ay direct yung tubig sa ulo natin. Ayon po sa dalubhasa, ayon napa-advise na naman ako sa kalusugan. Ayon po sa dalubhasa, once na naligo tayo, huwag tayo mag-i-direct yung tubig sa ulo natin. Bakit ina-advise po nila? Kasi po yung dugo po natin ay magkakaroon ng reaction. So instead na maging normal yung takbo ng dugo natin, siyempre malamig eh. Bumibilis, so maapektuhan po yung ating utak. So kaya ang advice ng doktor, yung katawan muna natin, yung basahin natin. At minsan nga kahit katawan, yung ilong ko sobrang lamig eh. Mainit ang temperatura ng katawan mo. Nagkakaroon pa rin ng paglabas ng dugo sa ilong. But natural lang yun. Dapat talaga palabasin yun. So pressure ng dugo yun. Yun ang sinasabi ng doktor na huwag ida-direct yung pagpapaligos ng tubig, lalo pag malamig, sa ulo para yung hindi mabigla yung presyon ng dugo. So makakasama sa utak. So, advice lang po yan. Ha? Pati yan ay... Kaya naman pa ako napalive dahil doon sa OFW yung tapos ng kontrata na i-report ko noong December 12. Ito yung nilive ko kahapon, yung advice ako doon sa nagsisin sa akin ng OFW na may hinahingi ng tulong, tapos ibinibigay sa akin ang purpose kasi para mapabilis yung action. Hindi ganun, hindi dapat ganun, lalo tatagal yung OFW. So bagamat kapag nabi ako paalala itong kanina umaga habang nag-work, nakatanggap ako ng kasi tumawag ako sa pulo. So hindi nasagot yung tawag ko sa umaga. Noong umaga, mga alas na ibi yata yung tumawag sa akin, yung pulo. So ayun, pinaalam niya na yung OFW ay nasa agency na. So ito kasi yung OFW ay tapos ng kontrata. Tapos ang report niya ay hindi siya pinakakain sa almost 2 weeks. Magiging ko nagtataka, but almost 2 weeks na hindi ka pinakakain? But pinakakain siya nung kapitbahay niya? OFW. Kapitbahay OFW. Hindi ko lang alam kung Pinoy, kasi tinignan ko yung tawag to, yung profile pic nung ginagamit niya ang account ay parang ibang lahi. Pinahiram lang siya ng cellphone.
So sa rooftop, so pinahiram lang siya ng cellphone. So alam mo naman yung mga ano, yung napanood ko yun, paano tumulong yung OFW, halimbawa nasa baba yung OFW, tumutulong, nasa taas yung ano, may tali. So yung tali lang, kaya binibigyan lang siya ng prutas. Yun ay paminsan-minsan lang. So yung iniinom niyang tubig ay galing sa CR. So dahil nga hindi siya makababa sa building kasi sarado yung pintuan ng hagdanan papasok sa loob ng bahay. So hanggang sa taas lang siya talaga sa rooftop. So ayun, parinig muna natin yung tao to. Parinig muna natin yung usap namin ng tumawag sa akin yung pulo. Munti ka pang hindi masagot dahil nga sa may ginagawa ko. Hello po, ma'am. Hello. Ay, salamat po. Napatawag. Na-confirm mo na, wala si Wilma, nasa agency na. Nasa agency na po siya? Oo. Yung nasa rooftop pa ito? Opo, yung nasa rooftop na hindi pinagkakain ng amo. Oo nga, pero iba yung sinabi. Ayaw niya kumain. Patapos. Anyway, kung hindi pinakain ng tubig, sabi ko nangyayari, di ba? Yun nga, kini-question ko nga rin yun. But, tubig. Anyway, tapos mali ang, hindi totoo, tutulungan pa rin natin. Opo, opo. Kasi tapos na po yung kontrata niya. Ayaw lang siya pauwi ng amo. Oo nga eh. So, ano na. Ayun. Alam, i-re-confirm natin yan ha. Kasi, although mayroon naman video na nasa employer na siya. Opo, opo, opo. So, pasensya ko, hindi kita nasa wala. Walang problema. Kung may balita ako, tatawag sa iyo. Ganun lang yun. Sige, mama. I-follow up ko na rin po yung mga... Kung may balita, tatawagan kita dyan. Yes, ma'am. Kasi ito si Wilma, okay na. Okay, ma'am. Ganun pa rin. Yung mga na-send ko na po sa inyong report, follow up ko na rin po ulit. Salamat po. Mami, ganito ang situation, ha. Alam mo naman siguro yan. Okay. Kami, hindi kami pwedeng basta mag-travel out of Jeddah. Ibig sabihin, kung pupunta kami ng taong Taif, ay, oh, bawat po yun. Mga 2 weeks yan bago kami makabiyahe. Okay, salamat po. Okay, salamat kaya, po ma'am. Kaya gusto rin man natin mag-travel at susundin natin yung batas din dito. Apo, apo ma'am, apo ma'am. So, ganun ang situation. Apo ma'am. Minsan natatagalan kasi ang agency wala dito sa Jeddah, hindi namin awag. Apo. Ang agency nasa Riyadh. Ah. Yung ganun. So, talagang may mga ibang agency na ayaw mag-ipag-operate. Kaya apo, ma'am. Yes, ma'am. Meron pa rin mga ano. Naintindihan mo siguro yun. Ayan, yes. Pero syempre, priority natin lahat. Ayan, yes, yes, ma'am. Mga request. Okay, ma'am. Salamat ganun po. Yun, ha? Best yes, effort ma'am. Lang tayo. Apo, ma'am. Teka, may pangalawa. Anong balita mo dyan? May international flight ba? Ang kasabi lang ng kasamahan ko yung dyan, itong week na to, darating na week, ay kakansilan daw yata yung flight. Hindi ko pa nakakausap yung polo eh. Kasi may charter flight na na galing sa Riyadh ang landing niya. Okay, okay. Pero sana matuloy kasi okay. May charter flight ka this yes, week. Hindi ko pa nakakausap ang pulo Riyadh niyo eh. Wala pa ako napapfollow up sa kanya. Ganon. Sige, ikita dyan. Marami, marami sa nangat po ma. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, yun yung usap. Usap namin ng Pulo Jeddah. Doon naka-report yung OFW. Siya lang yung official na pinagpapasahan ko ng report sa Jeddah naman. Mabait po na official ng polo. So, at yun, pagkingin niyo po yung pasensya na magulo akong magkipag-usap eh. Na-harang. Pasaway din siya po eh. So, ang mahalaga ay naipaalam na sa akin na yung OFW ay nasa agency na. So yun, at safe na si Ron. At once ang OFW nasa agency na ay nakamonitor na po yan sa pulo. Nakamonitor na po sa pulo yan. So, ito naman yung tawag ko ngayon sa, kanina lang, sa pulo Riyadh. May pinalo up lang ako kasi pagtip 11 months na yata to. Matigas yung
yung agency. Kaya sabi ko sa OW1, sa naka-uwi ka, kasuha mo yung agency mo sa Pinas. Ikaso mo yung ilang buwan na naka-standby ka, na hindi ka tuluyang ina-actionan ng agency. So, ayun, pag-engganyo mo na, usap namin ng pulo. Actually, hindi ko nakausap yung official mismo kasi busy. Ayan. Good morning po, ma'am. Si Ma'am Raquel po. Si Ma'am, tama, Ma'am Raquel. Ma'am Raquel po. Po, anak po niya. Ah, okay. Salamat po. Ano po, nag-take settlement. Nag? Nag-take settlement po po. Okay. May kausap pong, worker. Okay. Ipadap ko lang po to si, si Jacqueline Sakulis Flores. Kung anong update na po sa kanya. Nasa mag 10 years, I think. Mas, tanong ko po muna kay Ma'am. Ah, okay. Kasi siya po ang nakakaalam. Okay. Tanong ko na rin po kung kung kansilado na yung flight dito sa Riyadh. Kasi parang sa Jeddah ka na sila yata ng Saudi. Naghihintay pa po ng naghihintay rin po kami ng update sa okay. Kung po yung magiging final decision. Okay, salamat po, salamat. Okay, salamat bye. So ayun yung usap namin ng Polo Riyadh. So sada ma'am, kansilado na yung flight kasi may kasamaan kami dapat naka-schedule hindi na natuloy. Sa Jeddah, yung Saudi Airlines ay kansilado na rin po ngayon ang flight kasi may isang OFW kanina tumawag sa akin. Hapon na yata yun. Hindi siya naka-report sa akin, wala naman siya reklamo. So, tumawag lang sa akin, ipinalam na na-cancel yung flight niya. Siyempre, nakakapanlumo ngayon. At nakapag-swab test na siya. Ang masama pa nito, siya nagbayad ng swab test. Dapat sagot ng employer. Siya nagsagot ng nakapag-swab test. Lahat nga, pa-uwi na nga siya. So, yun, iyak ng iyak. So, sabi ko, pinalakas ko na lang yung loob na wag nang masyadong mag-isip. At makaka-uwi ka rin, ang gagawin lang sa iyo dyan ay i-revoking ka na lang once na nag-start ulo yung flight. So, hindi pa natin alam kung isang linggo, dalawang linggo mag-suspend ang flight sa buong Saudi. Palabas at papasok. So, sa damam, kanselado na yung Philippine Airlines. Hindi pa namin alam. Yun, inalam ko yung Riyadh. So yun, but yun nga sabi ng kasama namin dyan no, na tawag ko, sususpendido na yung mga flights sa Saudi dahil dun sa counting ng pangluloko ng counting dun sa UK, United Kingdom. Ganon ang globalist kumilos. Marami namamatay sa bilang nila. So, wala naman nakikita ang bangkay. So, ayun po, yung nakakalungkot, siyempre, yung uubo pa uwi na ay na-on siyami. So, hindi natin alam kung kailan mag-operate ulit yung sana yung mga isang linggo lang, kahit dalawang linggo, okay lang yung makakapag revoking lang naman ng gagawin doon sa ticket ng mga naka-schedule. So yun lang yung ron. At so ayun na yung mga OFW, huwag po kayong mawalan ng pag-asa, makaka-uwi din po kayo. So yun, makaka-uwi at makaka-uwi po kayo. So doon sa mga naka-report sa akin ay pray lang po kayo ha. At ang once kasi naka-report na kayo, naka-monitor kayo sa Polo, maging sa akin. So yun, yung tawag to, yun pa yung ina-action na natin sa Damam,
ng agency ay nasa Jeddah. Kaya kasi mahirap eh pag yung OFW hindi mismo doon sa lugar na yon ng agency. So, nababalang yung aksyon ng agency. Hindi siya ma-aksyon ng agency kasi nasa Riyadh siya, ay nasa Damam. Yung agency niya nasa Jeddah. So, malayo. So, kaya ang asahan ng aksyon sa kanya yung polo. Tapos ang polo naman, sobrang busy. But sabi ko sa kanya, wag mag-ala kasi naka-monitor naman siya. So, yun na, wala problema. Ang mahalaga ay hindi siya sinasakta nung new amo niya na tinakasan niya. So, yun ang ano. So, yun. Ang ano lang, kasi pinatatawag ko ng tawto, ng Ministry of Labor, hindi niya lang makontakt yung Ministry of Labor. So, sabi ko, wag na lang mag-alala. Kasi naka mamomonitor ka na ng pulo, a-action ka ng pulo. So, tiwala naman tayo sa pulo Damam sa mga ganong senaryo. Ayun. Kailan lang, wala pa isang banyo tumakas na report ko ng gabi. Report ko ng gabi, ano, mga alas 7 yata. Tapos, kalahati ang, yun din gabi, gabi rin tumakas. Yun. In-advise ko naman sa kanya, kung tatakas ka, magbigay ka muna ng report sa akin. I-re-report muna kita bago ka tumakas. Ayun, kasi once na tumakas ang OFW at wala pang report, pwede talaga siyang kasuha ng amo. Pero kung nauna yung report, halimbawa naka-report na siya sa pulo, alam na yung reklamo sa katumakas, hindi siya makakasuha ng amo. Bakit? May reklamo na siya sa amo niya. So, alam na ng tawto, na pulo, ka-report na siya. Kaya, wala pa isang buwan yata yun, ayun, naka-uwi na. Takas din. So, hindi rin po natin pinabayaan yun. So, naka-uwi. Damam din yun, na hawak ni Sir Binarias. Tiwala tayo ni Sir Binarias. Dating dito sa official ng OWA Welfare dito sa Riyadh at nalipat sa Pulo Damam, Alcobar. Nasa pulo na siya ngayon, hindi na sa ano, sa OWA. Salamat tayo at lagi kayong magpipray ha. Huwag mong ialis si Dad sa buhay ninyo kasi yung mensaheng ano Dad, na lisanin natin ang ating bansang sinilangan at pumunta tayo sa malayong lugar kung saan niya tayo dadalhin. At doon ay isisyon natin yung mabuti niyang balita, mga mensahe niya. At sabi niya ay tayo ay kanyang iingatan at pagpapalain sa po ng ating pamilya. So nasa mensahe din sa Dios na umalis tayo ng ating bansa, nasa ating sigad. Ang kailangan lang natin, lumapit sa kanya. Kumapit sa kanya. So yun. At hindi tayo pababayaan. Bibigyan man lang tayo ng pagsubok, ba't hindi niya tayo pababayaan na matalo tayo ng pagsubok. Hindi magbibigay siya ng pagsubok na hindi natin malalagpasan. So, yun dapat yun. Kaya huwag niyo i-alis sa puso niyo, kalimutan, kausapin si God. Siloso si God. Siyang Diyos na napakasiloso. So, yun. Tika lang, sinisip mo na ako. Sus muna. So, ayun. Bati muna tayo. Sino ba rito? Ayun ang Jormina. Raja Muda. Salamat sa watching. Delay 7 minutes. Salamat sa watching. So, ayun. Kunting talk to. Reaction lang doon sa nakakapandumong pangyayari about sa police at doon sa pinatay na mag-ina. Bagamat yung mag-ina ay binawian ng buhay, kinitla ng buhay, automatic na sila kay God. So, ibig sabihin na sa kaharian ni God ay may sarili na silang silid sa kaharian ng ni God kasi kinitlan sila ng buhay.
ang ating Panginoon ay hinahayaan tayong mabuhay. Hindi niya tayo hinahayaan mamatay. Kaya at doon naman sa ano sa pumatay at may kaparusahan on the spot yun. May kaparusahan si God. Bukod doon sa batas niya, may kaparusahan din sa batas ng tao. So, may dalawang uri kasi ng kasalanan ng tao na gagawa. Isang sinasadyang kasalanan, yung ginawa ng pulis, at yung hindi sinasadyang kasalanan. Yung nagagawa ng hindi sinasadyang kasalanan, itong dalawa nating mata. Yung tinutukoy din sa Holy Bible na hindi sinasadyang kasalanan. So, yun. So, ang ano ko lang doon, ang advice ko lang, yung anak ng pulis, eh, maano, matawag to? Ang tawag doon? Psycho? Masayko? Ibig sabihin, may tawag doon. Yung, para yung mindset ng bata ay mabago. Tapos, lalo yung nasaksihan yung pangyayari na on the spot pinatay yung tatay niya, yung mag-ina. Ibig sabihin, once na-psycho siya, yung naging pangit niyang ugali, kung yun ang naging kalakat, naging nakagis na niya sa magulang niya, ay mawala. Kasi yung bata, isa rin biktima. Ang pagkakaroon kasi ng pamilya, mag-una niya sa haligi ng tahanan. Kapag ang haligi ng tahanan ay diretso, yung may matuwid ng pag-iisip, yung pamilya, buong pamilya, ang kakaroon rin ng direksyon ng pag-iisip. Lalo pag yung malapit ka sa Panginoon. So, sa murang edad ng bata, matatanim man siya kagad ng pag-ibig ni God. So, yun ang kulang doon sa bata. Kaya, hindi natin masisisi ng bata. Ang masisisi natin yung magulang. So, kung ano yung nakagisna ng bata, yun talaga ang ano. Kasi iniisip ng bata na ganun ang mundo, ganun ang realidad ng tao. Hindi dapat yun. Dapat mabago sa bata. Biktima rin yung bata. Pinakasala rin lang talaga yung tatay. So yun. So, sa mga kapulisan naman po, bago kayo pumasok sa pagkapulis, ilogic nyo muna yung sarili ninyo. Kung ang sarili nyo ba ay kaya nyong kontrolin. Kasi, nagiging warfare kasi ang tao, lalo pag may hawak na baril. So, ang pinaka-the-best ay, kung magpupulis kayo, ay unahin niyo muna papasokin si God sa puso ninyo. So yun. Kasi kukontrolin talaga kayo ng pag-ibig ni God. Tao lang tayo eh. Mabilis mag-ano yung bukso ng damdami. Pero kung naka-focus tayo kay God, si God ang kukontrol sa atin. Pero kung wala tayo kay God, on the spot, biktima tayo ni Satan. Pero kung mabilis tayo bukso ng damdami, tapos inudyogan tayo ng bad Holy Spirit, tapos tayo, biktima tayo. So ganun po yun, ganun kumilos si Satan. Lagi natin alalahan na ang tao ay laging instrument ni Satan para kalabanin si God. So yun, advice ko na rin sa pamunuan ng kapulisan, magkaroon kayo ng gathering. Kagaya sa ano sa Amerika, karon sila ng time para Bible study, like doon pag-aaral sa salita ng Panginoon. So bawat detachment like, kung matuwid kasi yung namumuno, dapat matuwid din yung pinamamunuan. So problema rin kasi sa namumuno, asa pumumuno kasi yan ang dahilan. Parang kanina sinabi ko, isang pamilya kailangan mo
haligi ng tahanan ay tuwid, may takot sa Diyos. So, kung isang samahan ay may takot sa Diyos, lahat ng member niya may takot din sa Diyos. So, ganun yun. Ika nga, hawa-hawa. So, yun lang yata ang pagkukulang ng pamunuan ng kapulisan. Kaya yung pulis, nagiging warfreak. Eh, lalo ngayon, pandemic. Nagiging exaggerated na yung utak. So, kaya, huwag lang po tayo, dapat papasukin natin sigad puso natin para sigad ang kumontrol sa bugso natin, bugso ng damdamin natin. So, nakakapando mo yung pangyayari. Napanood ko yung video. Bandang huli, biglang nanayo yung balahibo kay Ondas Pate. Pinutokan yung mag-ina. Ondas Pate. Yung mga problema rin. So, sigad ng bahala doon sa pulis at sigad na rin makakapag-save doon sa bata mismo. Dahil ang bata, yung anak ng pulis, isa rin biktima. Kung palalawakin natin nga, huwag tayo magalit doon sa bata. Ang may problema, ang magulang. So yun, ang magulang ang may problema. So yun. Kung ano nakikita sa magulang, kasamaan, yun din ang mamanahin ng anak. So, yun lang po yun. So ipag-pray yung bata na maging okay yung kanyang pag-iisip at maano, yung psycho, ano ba tawag doon? So, yun lang yung kailangan ng bata. At, so, doon sa mga pamilya na namatay, nakakiramay kami sa simpatiya kami sa kinitlan ng buhay yung magina. So, kakapando mo yung pangay. Actually, iyan ang gustong-gusto ng globalist kabal. Yung mabawasan yung ano, yung tao sa mundo. Mas gustong-gusto na yung magkaroon ng ganyang mga krimen. Kanya-kanya patayan. So, ayun lang po. At, pray lang po tayo. At, huwag natin alisin sigat sa puso natin para hindi tayo mabiktima ng Satan. Sa mga OW ha, always pray, makaka-uwi din kayo. Yun lang eh, bakasyon muna yung mga airline. Mga isang linggo yata yung dalawang linggo lang. Hopefully yung dalawang linggo lang pinakamatagal. So yun lang po yun. Maraming salamat. Alam nyo na, galit-galit mo na.